Kamusta mga tol? Off the bench si Game 6 Baldog mga tol. First time yan since nung rookie pa siya. Eh nagising ba naman si Game 6 Baldog? Itirain na natin niya. Pero bago yan, at tiyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, first quarter, ipinasok siya. 7 minuto na lang, nalalabi eh, no? Yung ginawa nilang play sa kanya kaagad eh, oh. Off the ball screen, tapos biglang jumper. Naku, Baldog. Lamang yung just dito mga tol ha, 24-16 ng score. O yan, sumalaksak, nako pinagtulungan pa sa loob, Baldugan na nga, pagtutulungan nyo pa. Kick out tuloy kay Andrew E, open niya, for 3, patay ka dyan, back to back 3 po si Andrew E dyan ha. O ito pa, sabi niya, pasa mo muna doon tol, tapos screenin mo ako. O yan, open niya, game 6 Baldog, for 3, game 6 Craig. Lamang nang siyam yung just doon mga tol ha, pero ito talaga, meron talagang gusto patunayan eh no. Pass break 3 points, game 6 Baldog, for 3 na naman, game 6 Craig, tatlo na lang ang lamang. Ay, Lunichons, umiscreen ka. Screenan mo si Game 6 Baldog. Kahit moving screen niya, pwede na yan. Kakapin nyo naman mga referee eh. Game 6 Baldog for 3, Baldog. Back to back 3 points kanina, binitawan eh no. Ito naman, back to back Baldog naman. O yan, open niya, tira mo na. Game 6 Baldog for 3, Baldog. Isipin niyo yun mga tol ha, off the bench siya. Pero siya yung pinakamaraming tinira sa first quarter eh. May gusto talaga patunayan eh no. O yan, no, layup yan. At yung napansin ko, parang lagi nakasona yung Utah Jazz eh, no? 1-3 sila kanina pa eh. Ipinasa kay Game 6 Baldog, umatake, bigla step back jumper, Game 6 Clay! At nakakuha rin siya rito ng isang rebound eh, no? Kahit mabagal pa siya bumaba, tumalbong na mapunta sa kanya yung bola para makaribon naman daw. So ayun, naka 10 points kaagad si Game 6 Baldog mga tol ha. First quarter pa lang, 7 attempts kaagad siya eh. May gusto nga kasi talaga patunayan, kaya tirang-tirang walang niya. Natapos ang first quarter, lamang yung Utah Jazz 39-36. Hoy, like mo! Kung baka pala mukha mo, nod ka ng note, matawa ka pa, hindi ka pa rin nagla-like, mag-like ka na! At tapos, second quarter, pinaupo muna sandali si Game 6 Baldog eh, no? At pinasok na uli, ito pumalit sa trono niya. So na pa rin yung Utah Jazz, Podjemas, Potri, patay ka dyan! Ang ganda ng nilaro ni Podjema sa second quarter mga tol. In-screen na, naka-drop coverage yan. Biglang tiniraan sa mid-range, patay ka dyan. Eh kaya naman pala pinalitan si Game 6 Baldog sa first 5. Magaling naman pala pinalit eh oh. O yan pa, Podjema, sumasalaksak, lumay up, goaltending ka dyan boy. Puro second stringer pa yung kasabay niya sa loob mga tol ha. Pero buhat na buhat pa rin talaga ni Podjema. Ayan, 4-3, ay nakutukab naman. Pero yan pa isa oh, sa'yo na raw tol, tira mo na uli, patay ka dyan. Naka 13 points kaagad si Emperor Bradley Podjema sa second quarter. Eh no, di na double team si Chicken Curry. Di na double team niya pa. Eh, medyo shooter lang naman niya. Huwag niyo na double team yan. Open 3 si Podjema. Spot 3. Yan, yan dapat ang bantayan niyo. At ayun, ipinasok na si Game 6 Baldog. Yan, kick out. Binalik sa kanya. O, nakatapak sa linya yan ha. Game 6 Baldog for 2. Game 6 Clay. O yan, si Doraemon. Papose raw eh. Oh. Pero papasa lang naman yan dyan. Lagi decoy lang yan eh. O yan, kumat na nga si Game 6 Baldog. Sabi naman sa inyo, di ba papasa lang yan. Ayaw nyo maniwala sa akin eh. O ito naman, re-rebound. Tingnan nyo si Game 6 Baldog mga tol. Oh. Hawak-hawak sa balikat si Phil Collins. Eh, paano makakatalo niyan? Hawak-hawak mo. Bumito ko naman rep, bias ka eh. Ayan, nakuha niya rebound. Tumakbo ngayon si Game 6 Baldog. Nakabawi naman siya kay Doraemon. Siya naman naka-assist ngayon. Sabi tuloy ni Doraemon, tara dito tol, dito tol, dito tol, iscreen na kita. O yan, napasahan siya, kita ang bakal, Game 6 Baldog, 4-3, Baldog. O ito, screen na sila sa ibaba, ang ganda oh. Sabi ni Kajot, kunin mo yun tol, kunin mo yun tol. Ayun, hindi kinuwi eh, yun. Nakita tuloy yung bakal, Game 6 Baldog, 4-3, Game 6 Clay. Pero ang malapit dito sa second quarter mga tol, 17 times naka-shoot yung Warriors, ang dami eh no. 14 doon, galing sa assist, 48 points ang Warriors sa second quarter. Ayun, natapos sa second quarter, 84-71, high scoring game. At tapos ng third quarter mga tol, off the bench na naman eh no. 6 minutes na lang nalalabi nung ipinasok nila si Game 6 Baldog. Aggressive na talaga ngayon, eh tinan nyo, layup yan, may kasama ang foul. Ayun, pasok pa nga yung bonus free throw niya. At kung mapapasin dyan mga tol no, yun at yun pa din naman yung mga plays na tinatakbo ng Warriors. Off the ball screen kay Game 6 Baldog for 3, Game 6 Clay. Tira talaga ng tira si Game 6 Baldog mga tol eh no. May gusto talaga patunayan to eh. O yan, siya na yung nagbaba, siya na rin yung tumira agad. Game 6 Baldog for 3, Baldog. O yan, tingnan nyo mabuti eh. Oh. Same-same lang naman ang play ng Warriors talaga. Paulit-ulit lang eh. Papaiwas sa ilalim si Walker Wrestler. Kaya dito sa may 3 points, yan i-stream ngayon si Looney Tunes. Magkakabintahin ngayon si Game 6 Baldog. Pinuwersa na nga. Yun, tsamba pa nga. May kasama foul. O yan, paisa. Isolation ngayon. Si Wrestler kasi yung pantay niya eh. Oh. Kaya daw niya yan. Mismatch daw sa kanya yan. Game 6 Baldog. 4-3. Game 6 Clay. Ayun mga tol, uminit bigla si Game 6 Baldog eh, no, sa third quarter ha. O yan, tumas ng konti si Wrestler, pero tiniraha pa rin kagad ni Game 6 Baldog. 4-3 na naman, Game 6 Clay!
Hanip talaga si Game 6 Baldog dito, mga tol, ha? Gusto ata pa first time na naman eh, no? Ayun, kumagat pa nga sa Made in China, Game 6 Baldog for 3 na naman! Game 6 Clay! 4 na 3 points ang binitawan ng Game 6 Baldog sa third quarter. Mga tol, 6 minutes na siya naglaro dito, ha? Pero naka 18 points kagad yung walang yan. May gusto talaga patunayan eh, no? Kaya yung natapos ng third quarter, 120 na kagad ang Warriors, 102 yung Utah Jazz. 18 na lamang naman 20. At noong 4th quarter na mga tol, ipinasok nila si Game 6 Baldog, 9 minutes 40 seconds na lang nalalabi. So malaksak, bigla nag-by the way, Baldog! Lumabas kagad yung tunay eh, no? Hindi makashoot si Game 6 Baldog sa 4th quarter. Eh, no? Fast break, open yan, Game 6 Baldog, 4-3, Baldog! Lalo-lalo na, no? Crucial na eh, no? Last 1 minute, tatlo na lang ang lamang ng Golden State Chokers. Pinostoyan ni Game 6 Baldog, si Kadyot, biglang tumira, Baldog! Ayun, isa na lang tuloy ang lamang nila, last 30 seconds na lang, ha? Sige, bigyan nyo ng bigay kay Game 6 Baldog, eh, no? Open yan, Game 6 Baldog, 4-3, Baldog na Baldog! So yun, isa na lang tuloy ang lamang ng Golden State Chokers. Last 70 seconds na lang nalalabi. Mag-choke pa ata ang Golden State Chokers eh, no? Kick out kay Lori Mancanor. 4-3! Nako, Baldog! Pero nakuha ni Collins. Tira mo na tol. Tira mo. Isa lang ang lamang. Sinapian ni J.R. Smith ang walang yan. Pinasa palabas ang tanga. Yung tapo ng sabaw! So yun, pumatuloy ang Utah Jazz. Pumasok naman ang dalawang free throw ni Chicken Curry. Last 2 seconds na lang. Ayan, no? Inball play ng Utah Jazz. Tatlo lang ang lamang. Bigla na libre si Kadyot. 4-3! Kadyot! Este Baldog! Ayun, panalo pa rin tuloy ang Golden State Chokers, 140-137. Top scorer si Game 6 Baldog dito mga tol, ha? 35 points, 13 out of 22 sa field goals, 7 out of 30 sa 3 points, 6 na rebounds, 2 assists. Chicken Curry naman na pabuhat, 16 points lang ang walang niya. 4 out of 14 lang sa field goals, Baldugan din eh. At 2 out of 8 lang sa 3 points. Yan dapat, i-off the bench na rin dapat yan, Baldugan eh. At yung pinarit naman nila kay Game 6 Baldog, si Podgemas, naka 13 points naman siya, 6 rebounds at 8 assists naman. Pero malupit na sak talaga dito ang mga tol eh, no? 49 times naka-shoot ang Warriors sa larong ito. 42 doon, galing sa assist eh. At siguro, yan probably ang isang reason, no? Kung bakit ginawa nilang pamalit na lang si James Baldog. Kasi si Podgemas sa larong ito, mga tol, ha? Naka-8 assist nga siya eh. Dalawang straight na laro na, 8 assist siya si Podgemas eh. At sa last 5 games siya, mga tol, lang nag-average siya 6.6 assist per game. Ang tanong natin dito, mga tol, eh, ano ba yung pagkakaiba na ginawa ng Warriors na off the bench na ngayon si James Baldog kesa nung starter pa siya, di ba? Meron pa pagkakaiba yan? Effective ba talaga yan? Ito ang hula ko dyan, mga tol, ha? Kung mapapansin nyo, ilang minuto ba naglaro si James Baldog dito? 28 minutes siya naglaro, di ba? 22 attempts, napakarami eh. At nung last game nila, first time siya doon, 30 minutes siya naglaro, 14 attempts lang siya. Ano bang ibig sabihin yan? Ang tingin ko, mga tol, ang talagang gustong gawin ni Coach Kerr dyan, bigyan niya na mas maraming chances sa tumira si James Baldog kasi off the bench na nga siya eh. Kung mapapansin nyo, mga tol, no? Kasi yung first time nila dati, si Chicken Curry, si James Baldog, si Jonathan Suminga, si Andrew E, tsaka si Doraemon, di ba? Puro score talaga yan, except na lang kay Doraemon. So parang mas may sense ngayon para sa akin na magdagdag pa ng isa pang playmaker na role player kasama ng first five, di ba? At doon nga pumapasok si Emperador Brandon Podgemas. Isang patunay niya, mga tol, noong first quarter. Isang beses nang tumira si Podgemas, pero nakatatlong rebounds naman siya, tsaka nakadalawang assist pa siya. Kasi nga, puro first time nga kasi yung kasabay niya eh. Kaya kung balansi ng skills ng pag-uusapan natin para sa first five, ha? Mas balansi ang first time ng Warriors kung si Podgemas ang makakasabay ng first five kaysa kay Game 6 Baldog. Kaya tama lang, gawin nyo ng off the bench yung Baldugan. O yan ay panghimagas, maglayo kayo, mga hita ng Game 6 Baldog.